Kaya nga, sinasabi ng iba, freedom wall, o may kalayaan tayong makapagsalita at makapagsabi ng mga nararamdaman, pero hindi tayo darating dun sa punto na meron tayong sisiraan ng ibang tao. Kasi papasok yung karapatan mo bilang tao sa pagsasalita, pero may karapatan din kasi yung ibang tao para sabihin din yung nararamdaman niya. So mula dun sa pagpasok mo ng karapatan mo, papasok din yung karapatan ng isa pang tao. So saan kayo saan kayo magkikita? Ngayong taon, sa panuruang taong 2019, naging patok or sumikat ang Letran Freedom Wall sa mga letranista nang magsimula ang school year. Ang page na ito ay naglalaman din naman ng mga posting na nakakatawa, nakaka-entertain sa mga letranista. Habang meron din silang mga unfiltered posts na nakakaapekto hindi lamang sa pagkatao ng ilang mga letranista, kundi sa imahe ng letran mismo. Pero ang mga post na hindi natin alam kung pawang katotohanan ba o hindi, dahil meron silang mga post na talaga namang nakakaapekto sa imahe ng institusyon mismo. So nagsimula yung kwento ko doon sa Letran Freedom Wall. Yung gabi nag-PM yung friend ko, high school friend, na parang may nagpost daw na tungkol sa akin na hindi maganda. Parang effect na noon, parang nasiraan yung image ko kasi parang nananahimik ako, tapos biglang may magpo-post against sa akin na hindi ko alam kung sino talaga yung nagpost. Simple lang eh. Iba kasi ang mga estudyante ngayon. They post their feelings through social media. But for me, kung talagang concerned ka, lalo na sa letran, or kung ano man yung problem mo, you addressed it sa proper office and proper person. Hindi siya nakabuti. Why? Kasi I've checked it once and nakita ko doon yung mga rants ng student. I think there are some good points kasi may mga nagpo-posts doon about positive things about letran. Pero majority kasi lahat ng rants nila. And I believe if you are really a concerned student about letran, may paglulugaran yung rants mo. You go to the proper office, not posting it on social media. Pertaining to Letran Freedom Wall, if you're going to check the Collegiate Student Handbook, I have it here. I'll just read it. Under siya ng major offense, like 4.2.1, slanderous or libelous posting of social media or printed words, pictures, or any form. Example is the social media, which is the Letran Freedom Wall, other than by spoken words or gestures. And 4.2.1.1, posting of complaints on social media that may engage in personal attacks, name calling, or behavior that will malign any individual or letran's reputation. And 4.2.1.2, misrepresentation in creating, posting, or interacting online. And lastly, 4.2.1.3, cybercrime offenses. All offenses defined in Section 4, Article 2 of Republic Act 10175, Cybercrime Prevention Act. The student handbook and even in the employee handbook, we have provisions preventing things like that from happening. Because if you see something like that and it is directed towards you talaga, and you have proof, solid evidence that you have proof that it is about you, someone is saying slanderous things about you, and then you have the right to bring that up through due process. Diba? The person who posted about it, if kilala mo siya, may be held accountable to that, and that will really bring the cycle, that will really be full cycle. Kasi at the end of the day, as I have mentioned, sometimes you cannot control what people say on social media. Pero also, I said earlier, once you post it on the internet, it's there. I think it's also the job of the page admin to help, you know, filter out some of the things na you know should not really be on the comment section, even though it is a page for freedom.
Diba? There are times where it's really crossing the line. At dapat yung mga admin, marami naman sila, hindi lang isang tao ang nagmamanage ng page. There are other people who help him or her out. And I think that it should be everyone's job to kind of look out for everyone else. Kasi we cannot really pinpoint specific people kung anonymous yung posting, diba? To get rid of the culture, yung toxic comment section culture, which is hindi natin kayang i-control yan pag sa social media, di ba? It's very difficult to control what other people say on social media kasi account nila yun. You cannot really call someone out. It's not something that people would consider right to call someone out on a page that is designed for people to post their thoughts. Diba? But at the end of the day, I think that people who contribute to the problem of cyberbullying should be held accountable for it, especially if alam mo kung sino siya. Bilang isang estudyante at bilang kasalukuyang pangulo ng Deletran Student Council, nanghihikayat po ako ng mga letranista na gumamit po tayo ng tamang pamamaraan sa pagpapahayag po ng ating mga opinyon at suhestyon patungkol sa ating paaralan. Bukas po ang tanggapan ng Deletran Student Council sa pamamagitan po ng proyektong USAD o Ushering Student and Administration Dialogue upang makinig sa inyong mga opinyon at suhestyon patungkol sa ating paaralan. Ilagay po natin sa tamang venue ang pagpapahayag ng ating pong mga karanasan. Ayan lamang po.